Mas maigi pa ang mabuting atheist na marunong magmahal sa kapwa kaysa masamang katoliko na kasala ng grabe ngunit ayaw namang magsisi. Kahit sinong katoliko na nagkasala ng mortal at ayaw magsisi ay maaaring mapunta siya sa landas patungo sa impyerno. Hindi natin siguro masabi ang lahat ng tungkol sa kaluluwa sa impyerno. Sa lahat na nagkasala ng mortal, ito ay isang pagtataksil kay Jesucristo na pinanggagalingan ng lahat ng grasya. At ang lahat ng tao na namayapa na sa buhay sa estado ng grasya ay makakarating sa buhay na walang hanggan. Ngunit ang atheist ay maaaring pumasok sa estado ng grasya sa pamamagitan ng implicit bautismo ng pagnanasa, sa pamamagitan ng gawaing hindi makasarili at pag-ibig sa kapwa at pakikiisa sa grasya. O di kaya ang pagpasok niya sa estado ng grasya noong siya ay bininyagan noong bata pa. Kung ang atheist ay tinanggihan ang reliyon at hindi naman ito mortal na kasalanan dahil sa pagiging ignorante, ay maaaring mananatili pa rin ang estado ng grasya. Paano kung ang atheist ay nakagawa ng kasalanang mortal sa buhay ng kanyang pinagdaanan, makabalik pa ba siya sa estado ng grasya? Ang tunay na pagsisisi ay napapatawad ang lahat ng kasalanan at ang pagsisisi ay implicit tulad ng binyag ng pagnanasa. Ang pagdadalamhati sa kasalanan ng hindi nagmahal sa kapwa ay tunay na pagsisisi. Lahat ng gawang hindi makasarili, pagmamahal sa kapwa at pakikiisa sa grasya ay tunay na pagsisisi. Kaya ang atheist ay makakapasok sa estado ng grasya sa mga gawang tulad ng pagmamahal sa kapwa. Bakit kailangan pang maging katoliko kung ang mga di naniniwala ay maliligtas naman? Sila ay maliligtas ngunit ang tamang daan sa langit ay ang pagsunod sa aral at turo ng katoliko. At sa mga malalayo sa pananampalataya ng katoliko ay mahirap silang makapasok sa langit. Mas maraming katoliko ang maliligtas kaysa atheist. Dahil sa mayroon tayo ng lahat ng sakramento at turo ng simbahan upang tumulong sa atin, tayo ay madaling makapasok sa estado ng grasya sa pamamagitan ng binyag. Madali tayong pumasok sa estado ng grasya dahil sa kumpisal, totoo man o hindi ang ating pagsisisi at marami pang debosyon ng ating simbahan tulong upang mamuhay ng grasya. Ngunit sino ang mas maraming magdusa, atheist ba o katoliko? Ang katoliko na may maraming benepisyo ay maparusa ng marami kung magkasala siya ng grabe kumpara sa kakaunti ang tulong para sa landas ng kaligtasan. Ilang atheist ay magdurusa ng matindi kaysa katoliko sa impyerno, ngunit meron din naman na atheist na kakaunti lang kaysa katoliko. Ang mga pariseo ay napaka-relisyoso, ngunit marami sa kanilang napunta sa impyerno. Hindi tayo nakakasiguro na maliligtas tayo bilang katoliko, kundi yun lang na umiibig sa Diyos at kapwa at sa iyong sarili. Ngunit sino man ang umiibig sa kapwa ay umiibig rin sa Diyos. Kaya may atheist na umiibig sa Diyos ng katiyakan. Meron ding mga masamang katoliko na wala sa estado ng grasya na hindi umiibig sa Diyos at kapwa.